Hey guys, what's up? This is Jeff Rodimo and thank you for watching this video. And for today, kung mapapansin nyo sa ating title, ang pag-uusapan natin ngayon ay all about white balance. Paano nyo ba matitake advantage yung mga white balance settings nyo? Depende sa color temperature ng frame nyo or ng image na nakukuha nyo. So for this video, ang pag-uusapan natin, first is what is color temperature. Second, what is white balance settings? And third is how these white balance settings affect our frame, image, or even video footages. So first off is kailangan muna natin maintindihan what is our color temperature. Yung color temperature, ito yung appearance ng light natin. It's a way to describe kung ano yung kulay or yung appearance mismo particularly ng ilaw na meron tayo. So usually, itong color temperature, minimeasure siya sa isang scale which is yung Kelvin, degree of Kelvin. Kaya kung mapapansin nyo, dun sa mga, kunwari, bumili kayo ng bombilya o bumili kayo ng something na it talks about light, sometimes it indicates Kelvin temperature, kung ano ba yung temperature ng ilaw na yon. Usually, this scale is from 1,000 to 10,000. So, magpapakita ko ng scale ngayon. Kung mapapansin nyo, ito yung usual scale na nakikita natin for our color temperature. Diyan, makikita nyo kung ano ba yung kulay ng isang candlelight, ano ba yung kulay ng cloudy, ano ba yung kulay ng sky natin, ano ba yung kulay ng tungsten. So, dito, mapapansin nyo, ito yung kulay na lumalabas sa frame natin. So actually, this video was supported by Nanlite, so they've sent something to us for us to help kung paano natin ma-explain itong color temperature and yung white balance settings natin. Actually, we have here in our studio right now the PavoTube 15C2, which is gagamitin natin to demonstrate ano-ano yung different color temperature na makukuha natin usually sa ilaw natin. The light starts at color temperature of 2700. Pakita ko sa frame. Okay, kung mapapansin nyo, ito yung color temperature. And it goes up until... Ayan, makikita nyo sa skin color. Na, up until 7500. So, yun yung range ng ating light ngayon. And para mapakita kung ano yung differences ng color temperature na to once na tumama siya sa isang white canvas. Pinapakita natin ngayon yung color temperature ng 2,700, 3,500, 5,000, even 6,000, and 7,500. So, with that being said, para naman maintindihan nyo, ano ba yung white balance talaga? Yung white balance, actually, mapakamera man yan o software na ginagamit natin, it adds something above your frame or in your software, it tweaks your color temperature opposite to the color temperature. Okay, so medyo nakakalito sa umpisa, no? So yung white balance, ganito lang siya. So kung napapansin nyo dito sa photo natin, meron tayong 2,700 na color temperature. So that's from the Nanlite. And iseset natin yung white balance ng camera natin to 2,700. Meaning, ini-indicate natin sa camera natin na 2,700 yung color temperature na nakukuha natin sa scene ngayon. Okay, ganun siya nag-work. So, anong ginagawa ng camera natin para matawag natin siyang white balance? So, ginagawa niya is naglalagay siya ng something above your footage or within your footage ng opposite color temperature from what you have. So kung mapapansin nyo dito sa example natin, candlelight, so maglalagay siya ng somehow bluish tone. So para pag kinumbine yung color tone na yon sa frame natin, magkakaroon tayo ng white balanced color temperature. From 2,700, 3,500, 5,000, 6,000, and 7,500, mapapansin nyo na nag-vary yung kulay ng frame natin based dun sa white balance settings. So from 2,700, mapapansin nyo na nag-white balance siya, pero other than our frame, kung mapapansin nyo, may color na bluish tone. Why? Nagkakaroon kayo, kung sa layman's term, nagkakaroon ng parang filter overlay. So tungsten, blue yung nilalagay ng editing software or camera natin para ma-achieve nyo yung white balance. If cloudy naman, usually ang nilalagay or
or in film overlay mo dyan is medyo warm. Kasi when you say your setting is cloudy, meaning bluish yung tone nyo. Yung color temperature nyo is somehow at around 6,000 to 8,000 based dun sa graph na we have, na pinakita ko sa inyo earlier. Then, ang camera or editing software natin ay maglalagay ng warmish color overlay para ma-achieve niya yung white balance. So Jeff, what if gusto kong gamitin yung Kelvin white balance settings? Ito siya. Ganito siya nangyayari. Yung nakikita nyo sa camera nyo na amount ng number, katulad ng sinabi ko sa inyo, is sineset nyo based dun sa color temperature na meron sa scene nyo. Again, recap lang tayo. Huwag tayo malilito ha. Bakit natin inuna yung color temperature na i-discuss? Kasi yung color temperature, yun yung meron tayo sa environment natin. Diba nga sabi natin kanina, it represent visually kung ano yung itsura ng light na meron sa environment natin. Okay, so bakit natin sinunod yung white balance? Kasi ang ginagawa ng camera at editing software natin, nilalagyan ng somehow film overlay or filter, kung ano man yung pwede natin tawag ng pumapaibabaw sa image or footage natin para ma-offset yung color temperature. Meaning, opposite yung nilalagay niya. Kung warm yung meron tayo sa color temperature natin, naglalagay siya ng bluish tone para ma-offset at maging white ito. Here are some examples na pwede nyo tignan kung paano nagbabary yung color natin. I-recap lang ulit natin. So itong light na to, nakatama lang sa isang white wall para makita nyo effect niya sa frame ng color temperature na to. So may naka-indicate dyan. So from 2,700, from 3,500, from 5,000, 6,000, and 7,500. So yung control room natin dito, nakaset muna sa gitna, which is 5,000, yung color temperature natin. Try natin gawing 2,700, then try natin gawing 3,500, then try natin gawing 6,000, then try natin gawing 7,500, yung white balance settings natin. So, that's it for today guys. I hope na medyo nalinawan kayo how your white balance settings work and how you can maximize this white balance settings para makuha yung certain color or mood na gusto nyo sa inyong image or footage. Okay, so thank you for watching this video guys. I hope you like it, and if you find value in this video, please click the like and share button. And if you want to support this channel and me creating more videos in the future, don't forget to click the subscribe and Buy Me Coffee site link in our description box below. And also, if you want to learn more or you are confused on something dito sa video natin, please comment your questions sa ating comment box below. That's all for today guys. Once again, this is Jeff Geronimo. Thank you for watching this video. Thank you, Nanlite Philippines. See you on our next one. Bye. Peace.